What's up, mananap? Welcome back sa ating channel. So, random topic lang tayo ngayon. So, ang isip ko is pag-usapan natin yung mga ginawa kong upgrade sa Mio or yung mga DIY natin. So, simula tayo doon sa mga park light conversion, lalo na yung tinatawag nilang FX mode. So, by the way, it's been a year na pala since nagbablog tayo, naggawa tayo ng YouTube channel. So, July 5, 2020, yung nagsimula tayo. So, yung introduction ko. So, just to give you an update, hanggang ngayon, okay pa yung ginawa natin na DIY. And so far, sa mga nagawa kong DIY sa kay Mio, is eto lang yata yung pumalya. Ito, itong passing light switch. Kasi duda ko, hindi ito waterproof. Kasi simula nung tag-ulan na, is hindi na siya, parang tumigil na siyang nag-function. So wala pa, hindi ko pa ito na-fix. Medyo matagal-tagal na rin itong hindi gumagana. So far, yun pa lang ang pumalya. The rest is okay. Then sa pag-full wave, wala akong vlog nun. Kasi na-full wave ko ito before ako nag-YouTube. And then, yung ibang update ko sa bike is, kasi tiningnan ko yung mga previous video ko. Ewan ko kung na-topic ko ito nung nag-DIY tayo, remember nung AC Magneto? So, may dumaan kasi, nag-YouTube ako kanina, sa kaninang madaling araw, napansin ko yung ibang AC Magneto ng mga scooter, kinakalawang sila. Tapos na-surprise ako doon sa magneto ni Mio. Kasi nung binaklas ko siya, hindi siya kinalawang. But pininturahan ko siya ng black. I'm not sure sa ibang mga Mio Sporty, ganun din ba yung naging experience nila. Pero napansin ko yung kalawang sa mga Yamaha na scooter is yung nakita ko sa mga vlog is yung Mio Sol-A, yung M3. Yun, kinakalawang yung magneto nila. So hindi ko alam sa mga Mio Sporty kinakalawang din ba, pero yung sa akin hindi. Imagine yung pagbukas ko nung AC Magneto yung that time is yun, first time ko siyang binaklas for almost nung time na nagbukas ako noon, mga 12 years na yung Mio ko noon, kasi last year lang yun. So imagine hindi siya nagkalawang sa ganung tagal. And to think na ilang ulit ko na itong dinaan sa baha. Yung mga video na umabot hanggang floorboard or lampas, yung kay Senu, yung vlogger na yun na naging trending, nagawa ko din yun, pero hindi ko lang nagawa ng vlog. Kasi minsan lang ko gumagamit ng action cam dati sa mga lakad ko. But yes, survivor talaga itong Mio pagdating sa baha. Ang naging issue ko lang doon after nung binaan ko siya sa malalim na baha is yung napasukan ng tubig yung sa gearbox. Kaya pagbaklas ko ng gearbox is color digatas na siya. Parang cappuccino. Yun ang pag napansin niyo yan sa mga gear oil niyo pag nag-change kayo. Pag color de gatas yan, ako sigurado may nakapasok na tubig dyan. Mas mabuting i-overhaul nyo na lang. Then, yun ang ginawa ko sa akin. In-overhaul ko yung gearbox ko. Then, nagpalit ako ng bagong oil. And then, after that, till now, hindi pa ako nakapagpalit ng gear oil. So, I hope na natanggal talaga natin yung mga contamination dun. Tawag dun, matawag na natin yun na contamination. The tri-LED ko hanggang ngayon buhay pa, mag 3 years na. Yung mga LED ko na T15 hanggang ngayon hindi pa na tawag nila dyan na pupunde or na sisira. Then yung full wave ko intact pa rin, hindi tulad nung ibang issue na parang
yung mga wire is natutunaw, wala po ako ganun. Yung blocking diode natin, yung nagbre-brake, yung pag nagbrake ka is umiilaw pati yung park light kahit hindi mo i-on yung park light. Yun, hanggang ngayon okay pa rin yung blocking diode natin. So far, lahat ng DIY natin is okay pa. Walang naging problema. Then the rest na ginagawa natin sa kay Mio is from standard na advice or standard na ginagawa ng ano, troubleshooting or maintenance doon sa makikita sa service manual. So yun lang talaga yung pinakasekreto dyan. Follow nyo lang kung ano yung nasa service manual. And then yung sa oil, plan ko magpalit ng oil siguro. Subukan ko yung kay Mickey Maso na super oil, yung 10W40 ata yun. So yun naman yung tatry natin. Kasi parang aalis na ako sa MD10 kasi na-realize ko na parang mahal yata siya. Tapos wala masyadong mga, wala man akong napansin mga ano na feedback, negative. Pero ang hirap, mahirap hanapin yung 20W50 kahit sa Shopee, wala. So almost i-change oil ko na to. Tapos may sasalihan pala tayong endurance race coming this September 26. Pero hindi pa ako nakapag-register, so kaya hindi ko muna talaga i-announce yun. Pero since natapik ko na yan, yes, sasali ako ng endurance, first endurance race ko. Cebu Loop Endurance yung tawag. Dalawa kasi yan, Cebu Loop Challenge tsaka Cebu Loop Endurance. Yung isa is October 10, and then tapos na yung deadline nila sa registration, August 15 yung last. Tapos itong isa, September 26 yung event, tapos yung registration niya is hanggang September 15. So ang magandang balita is meron daw discount basta mapakita ka ng vaccination card. So fully vaccinated na ako, may less down na 200, so 2-3 na lang yung bayaran natin. Yun, excited, medyo excited ako. Siguro i-change oil ko muna ito bago ako sasabak dun sa endurance race. Change oil lang, tapos yung sa panggilid natin okay pa ito. Baklasin ko lang ito after na ng endurance kasi mga around 600 kilometers yun ang total nun sa endurance kasi iikot tayo sa buong Cebu. Tapos chill ride lang tayo that time. Ang preparation ko talaga is syempre yung bike, yung sarili natin, condition natin, yung mga equipment natin para sa pag-vlog. So may dalawang camera tayo, tapos may apat na battery, tagdalawa kada isang camera. Ang challenge natin dito is yung memory card. Medyo mabibitin tayo. Video lang ako pag yung mga lugar na hindi na natin napuntahan. That's it for my update, guys. See you in my next vlog. And always stay safe, ride safe. God bless and peace. Goodbye.